Mayo Payeldo, Mayo Payeldo, Loy. Hello po, hello po sa mga subscribers at viewers. Yan, yung bagong topic, Loy. Yan, yung closing gaps through braces. Yan ang ating topic na yun. Kasi nung nakaraang vlog, nabanggit na natin yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga spaces or gaps sa ngipin, di ba? Na nabanggit ko doon, pwede itong hereditary, functional, pathologic. So, papakita natin yung mga nakaraang, yung diniscuss ko nakaraan, kung ano ba yung hereditary, functional, pathologic. Tapos, sasagutin na naman natin yung tatlong tanong, Lois. Yan, yung unang tanong, kaya bang isara ng braces ang mga spaces or gaps sa ngipin? Kaya ba ng braces? Yan. Ang pangalawa naman ay kung may pagkakataon ba na hindi maisara yung gap. So, ano yung ibang option? Diba? Anong pwedeng solusyon kung hindi na kaya ni braces na isara? Tapos yung pangatlo, Lois, kung paano na isasara ng braces yung gaps. At saka kung dagdag na rin natin kung gaano katagal ba yan. Yan ang ating topic na yun. Oo nga po, meron po akong nagkikita sa mga pasyenteng may gap. Yung mga... Usually pupunta yung pasyente talaga. Sasabihin niya nga, yung ko-consult niya, di ba, yung mga gaps, no? Kasi na, ano yung speech eh, di ba, pag nagsasalita ka, kung may gaps, lumalabas yung hangin, no? Kaya naapektuhan yung confidence, hindi masyadong ngumingiti. So, ngayon, yun ang madalas na na-encounter natin. Kung unang tanong ko po, kaya po bang isara ng braces or gap po yung mga ngipin? Ah, yung mga braces. Wala na ulit ako. Parang magulo niyo. Ang unang tanong ko po, kaya po bang isara ng braces yung space or gap ng ngipin? Oo, kaya ba? Pwede naman, basta maliit lamang yung space, no? Okay. Tapos, meron kasing cases na sadyang tinatanggal ni dentist, sinasuggest ni dentist na magbabawas ng ngipin. So, kunwari may extra ngipin ka or supernumerary tooth, di ba? So, isasuggest ni dentist, tatanggalin yun kasi nga na-displace yung ibang permanent teeth mo dahil doon. O kaya yung may mga temporary teeth ka pa na hindi natanggal, di ba? O sadyang tatanggalin yun ni dentist para maayos yung alignment ng ngipin. Magkikreate ka ng maliliit na gaps yun kasi nga tinanggal mo yung extra ng ngipin, di ba? So, yun, masasara yun yung mga ganyan. O kaya yung magbabawas ng premolar si dentist para ma-correct ang profile or bite, no? Yan. Usually, mga premolars ang tinatanggal. Nabanggit ko na yun sa mga nakaraang vlog. So, yun, kayang isara ni dentist yun. Kasi, kinreate talaga yung space para may i-correct, no? Sa ortho-treatment. Ang isa pang reason din kaya nagbubunot si dentist, nagki-create ng space talaga para yung crowding, ma-relieve yung crowding. So, mas madaling ayusin pagka nagbawas ng ngipin, diba? So, yan, masasara sa braces. Oh, paano naman po yung matagal nang nabunutan ng ngipin? Ayun, oo. Tama ka, Lois. Nagkakaroon ng spaces, diba? Oh, pag matagal lang nabunot yung ngipin, hindi pinalagyan ng postiso, diba? Yan, nagkakaroon din ng gaps. Kasi nagsishift naman yung ngipin, no? Pumupunta dun sa bakante. So, nagkakagaps. Kaya pa rin isara ng braces, yung spaces, kaso combination na siya ng postiso, fixed bridge, or implant. Lalagyan ng artificial na ngipin. No? So, dalawang treatment yon, isasara ng braces, yung gaps, no? Na, dahil nag-shift yung ngipin. Tapos, pag na-open na yung pinanggalingan nung yung pinagbunutan, lalagyan siya ng artificial ng ngipin. So, yun. Combination ang treatment. Di may pagkakataon pong hindi kayang isara yung gap or space ng ngipin. Oo, yan. Depende kasi yan sa spaces. Yung small spaces, okay. Yung ang kailangan magbawas, no?
dahil sa ortho treatment, yung dentist na mismo ang nagbawas ng ngipin, yun kaya. Pero may pagkakataon nga na hindi kayang isara. Tulad ng malalaking gaps, yung masyadong maraming ngipin na nanabunot. O kunwari, dito sa harap, dalawang ngipin na yung natanggal, di ba? Minsan kasi pag sa front teeth, kinoconsider din ang appearance or yung itsura ng pasyente, no? Hindi naman pwedeng i-replace siya ng ibang ngipin. Sino ba pwedeng iusog yung pangil dun sa gap, di ba? Pangit naman yun, yung front teeth mo magiging pangil, di ba? So, parang bambu, di ba? Yung aesthetic consideration din. So, pwedeng lagyan na lang siya ng artificial na ngipin. Pero pwede pa rin ayusin ng braces. Hindi lang pwedeng isara yung masyadong malalaking spaces. Kung naman crowding ang front teeth mo, tapos yung mga ngipin mo sa bandang likod ay natanggal na, di ba? Pwede pa rin namang ayusin yung crowding, tapos maglalagay naman ng artificial na ngipin. So, laging combination na siya, lalo na pag malalaki na yung gaps or spaces na na-create, hindi na pwedeng isara ng braces. Yan, hindi mo pwedeng iusog yung isang ngipin para lang masara, di ba? Kasi, magbabago yung appearance, yung mukha mo, yung proportion niya, di ba? Tapos yung bite mo, magbabago din eh pag may ginalaw ka na hindi dapat. Ay, good. Eh, yung pong pangatlo ko pong tanong, paano naman po naisasara ng braces ang gap? Oo, paano naisasara ng braces ang gaps? Siyempre, sa tulong ng mga brackets, di ba? Wire. Tapos, ang pangsa, power chain or coil springs, yung close. Coil springs. Yung brackets, sinisiment ni dentist, di ba? Tapos, yung wire, yun yung nag-guide sa ngipin para mag-slide, para masara yung space, di ba? Tapos, sa direction na pupuntahan, gamit yung elastic chain, yung pinakita natin dati, no? Yung power chain, para mag-guide yung ngipin kung saan direction siya hihilahin. Yan. Tandaan lang na yung space, kunwari, na, or gap na nangyari ito dahil sa pagkakabunot ng ngipin mo due to decay or na trauma, natanggal yung ngipin mo, di ba? Tapos periodontal disease, yan. Kung ganun ang naging reason ng pagkakabunot ng ngipin mo, pag naayos na sa orthodontic treatment, kailangan i-replace. No, lalagyan siya ng artificial na ngipin, no? Tapos kung naman ang dahilan lang, tinanggal talaga ni dentist dahil may extra ngipin, di ba? Mga pinag-usapan nating dahilan, supernumerary na ngipin, no? Hindi natanggal na temporary teeth, oh. Tapos tinanggal din para ma-correct yung bite, no? Yan, yung crowding, ma-relieve ang crowding. Yan, siguradong masasara yung gap. Kasi si dentist na talagang nagtanggal. True. Dahil ang reason lang niya ay ortho treatment. Makakatulong sa ortho treatment. Importante na makorek muna ang pinagmulan ng gap, ng mga gaps, no? Para madaling masolusyonan yung problema sa spacing, no? Or gaps. Yan. Sana may natutunan sila, Lois, sa vlog natin ngayon. O huwag kakalimutan, don't forget, like, share, and subscribe. Bye! Bye.